Papasok lang no, Sherwin Gatchalian ano, in interview no about sa kay Alice Go yung sa kay tungkol do sa may building na mawawala, syempre. Hindi mawawala pero ibig sabihin yung building ng Pogo. Tapos yung madideport siya ito. Two more questions for you. Just quickly, we're hitting 9 o'clock, but one, do you believe Alice Go should be deported? Yes. Deported. She's not Filipino. Deported, i-deport sa akin para hindi ikulong eh. Sapagkat may mga kaso siya eh. Dapat nag-forgery siya, perjury, dapat pagbayaran niyo muna yung ginawa niya. Kasi kung papa-deport lang siya, parang pinatakas lang natin siya sa mga krimen na ginawa niya. Crime yung ginawa niya eh. Di ba? Crime yung ginawa niya. Niloko niya yung Pilipinas. Di ba? Nag-forge siya ng ano, perjury, forgery. Ang dami niyang kaso, human trafficking, yung AMLA, dapat makulong siya sa akin, ha? If you're not Filipino, you need a visa, a Philippine visa to stay in the country. But hindi naman ito simpleng pineki lang, eh. Nag-mayor to, eh. Diba, niloko tayo nito. At the same time, nagtayo pa ng Pogo, tapos mga gumawa sila ng krimen, no? May mga cybercrime silang ginawa. Special investor's resident visa was already canceled in 2011. She no longer holds any visa to stay in the country. Okay, and what about her Philippine passport? Pag ipakita niya, yeah, then that's fake. Fake yun. It should be revoked. Canceled well, because her birth certificate is fake. Her father supplied fake information. Therefore, the basis to issue the passport has disappeared. There's no more basis to talk about. So that should be canceled as well. Okay, here's another quick one because Pogo we can talk about at length in another program, but Bamban is 7.5 hectares, right? I don't know how many, more than 20 buildings I'm presuming are there, right? There were two Pogo companies there, Wang Sheng and Zun Yuan. And then Porak is, I think, 10 hectares, if my memory serves me right. 46 buildings, Senator. What should we do with the structures, these buildings? Gibain. Gawin, para sa akin, yung mga lupa na ninakaw nila, ibalik. Yung mismong lupa, ibalik sa katutubo. Tapos, yung mga legal na nabili, gawin na lang resort or school building. Pero mas maganda kung resort para depende sa location eh. Kung hindi pwedeng gawing resort yan, or hotel, no, para sa mga tourist, eh, gawin na lang school building. In the law, government can seize the buildings and take control of the buildings. I know that in the Banban site, the government has already took control of the building. And this is for the purpose of preserving evidence and also filing cases. In the same manner, government will take over the Porak Pogo Hub. So again, in the spirit of preserving evidence. But what about classrooms? Classroom, oh, pwede. That's a good point, huh? That's a very good point because transform it to classrooms. Yung mga kausap ko ng real estate companies, ang first reaction nila, sayang naman. Sana magamit yan in productive things. No? That's sayang talaga. In the Banban Pogo Hub, 6.1 billion. Parang hindi siya design para sa classroom eh. Para siyang ano eh, para siyang resort eh. Parang mas kikita gobyerno dun kung gagawing resort. Hotel resort eh. Parang ganun, para sa tourist. Billion has been pumped in that facility. So that's the amount of money that went in and that's the type of buildings that were put up. And yung iba siguro, gawing hospital yung iba. Ang dami oh. Siguro gawin yung hospital yung malaki na yan, hospital. Yung iba, gawin mong school building. Yung iba, gawin resort. May mga swimming pool naman din dyan. Diba? Tapos lagyan nyo na lang ng barriers. Gated sa school. Yeah, ganun. Think about putting it into good use. Kasi by hectare naman siya eh. Diba? So, kung by hectare naman siya, pwede mo namang gawing ano, yung kalahati, yung one-third. Ang laki naman yan eh. So, yung iba, hospital. Yung iba, eskwelahan.
Yung iba, government offices. Yung iba, hotel. Ganun lang. Pwede mong multi-purpose na rin. No? Pwede pang ang housing eh. Sa mga military or sa mga police. So marami kang pwedeng gawin. So yun lang po muna at maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At abangan nyo pa yung aming mga pagtalakay ukol dito. Salamat po sa pag-like and share.